Guys, welcome back to my channel. Okay, so ayun na nga. So dun sa aking pinost last night na pag-usapan natin yung about sa sahod ko. Ayun. Nakakalungkot. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so ayun na nga. Pag-usapan na natin kung paano ako nakarating dito. Mali. Hello guys, welcome back to my channel. Ayun na nga, so pag-usapan na natin yung about sa sahod ko. And before ako magsimula, I just want to say thank you sa lahat ng nanood ng aking last video. Thank you guys so much. And nasa 33 subscriber na po. Exciting. So, ayun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hold on, nakatilang ilong ko. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is all I... Hello guys, so ayun na nga, pag-usapan na natin kung paano ako nakarating dito sa Japan. Year 2013 ako dumating dito sa Okinawa, and paano ako nakarating? Kasi nandito yung auntie ko and then yung lola ko, and sila yung nag-sponsor sa akin. Tourist ako noong dumating ako. So first 6 months ko dito sa Okinawa, tourist visa yung gamit ko. At before pa mag-expire ang aking visa, my aunt and my grandma, they decided to send me to school. So nag-aral ako ng 2 taon ng Japanese language. So ayun na nga. Habang nag-aaral ako ng mga panahon na yon, that was year 2015. So, 2 taon ako nag-aaral ng Japanese, and yung school yung naghanap sa akin ng trabaho. Ano nga ba yung trabaho ko? Una, gusto ko noon na yung mahanap nilang trabaho sa akin is yung related kung ano yung natapos ko. But then, nahirapan nga kami maghanap dahil sa unang-una, hindi pa ako fluent sa Japanese. And also, kailangan kong matuto ng mga medical term in Japanese para makapagtrabaho ako sa hospital. So, ang naging pangalawang option ko nun, yung magtrabaho sa nursery school. So, ano nga ba yung nursery school dito sa Japan? So, first time, kung naaalala ko pa, yung unang-unang pasok ko sa trabaho ko, sobrang napaka-formal ng aking attire. Yun pala, yung mga bata dito, doon na rin sila sa school kumakain, doon na sila natutulog. So, ayun, very challenging sa akin yung unang-unang pasok ko sa school, sa trabaho, kasi nga, ibang-iba. But then, yun, natutunan ko naman yun. So, first 6 months ko dito, tourist ako, tourist visa yung gamit ko, and then na-change na lang yung visa ko from tourist to student visa. So, student visa ako ng 2 taon, and then habang nag-aaral ako sa 2 taon na yun, meron akong part-time job as an assistant teacher sa public school. So, ayun din, challenging din siya kasi nga, Japanese sila. So, they speak Japanese. They're really, really Japanese. So, wala kang maririnig na nagsasalita ng English. So, habang nag-aaral ako ng 2 taon na yon, naghahanap na rin ako ng mag-sponsor sa akin, na magbibigay sa akin ng working visa. So, mayroon akong nakilala sa church at siya yung naging boss ko. Nagtrabaho ako bilang isang English teacher dito sa Montessori School ng 3 taon. So, nagtrabaho ako from 2016 hanggang 2019. So, habang nagtatrabaho, isip ko na parang gusto kong matuto ulit mag-Japanese kasi nga dun sa Montessori School, international siya. So, English talaga yung gamit namin na salita.
na lingwahe. Sabi ko, gusto ko ulit mag-aral. Gusto kong i-challenge ulit ang sarili ko na matuto ulit ng Japanese. So, ayun na nga. So, sakto naman din, naghahanap ng empleyado ang aking dating pinagtatrabahuan. So, kinuha nila ako. So, sila yung naging nag-sponsor na ngayon sa akin. So, ang trabaho ko ngayon ay assistant teacher na ulit ako sa public school dito sa Japan. Ayun na nga, yung topic natin ngayon. So, magkano nga ba yung nakukuha kong sahod? And kung ano yung mga benefits na nakukuha sa school na aking pinagtatrabahuan. So, unang-una, binigyan nila ako ng sarili kong apartment. So, sila yung nagbabayad ng aking apartment. Kasi nga naman din, ako lang yung nag-iisang foreigner na nagtatrabaho sa kanila. So, lahat ng aking mga katrabaho is mga Hapon. So, meron na din silang bahay dito sa Japan. So, mag-isa lang ako dito sa aking apartment and tawag nito, yung utilities ay yun ang binabayaran ko. Pero yung bahay, sila yung nagbabayad ng aking apartment. And yung free lang din sa akin is yung wifi. So, ayun. And next naman na aking benefits na nakukuha kasi half ng aking health insurance, sila yung nagbabayad. And also yung pension ngayon, sila yung nagbabayad. Yung half. So, ayun. So, malaking tulong na yun. So, magkano nga ba ang natatanggap ko kabuuan sa sahod ko? So, nakakatanggap ako ng 135,000 yen. So, ang laki, diba? Kung i-convert mo siya sa peso, nasa 60,000 siya. So, 60,000 ang aking monthly dito sa Japan. Pero, sa kasamaang palad, hindi ko naman din yun natatanggap ng ganun ka na ano buo kasi meron din naman akong mga binabayaran ng mga bills katulad ng aking phone bill. So ayun nga. So ayun, pero yun ang nagiging sahod ko dito, 135,000 yen, which is 60,000 kung sa Pilipinas. So malaki siya, yes, malaki nga. Pero syempre naman din, malaki din naman ang mga gastusin binabayaran dito sa Okinawa. Unang-una na dyan yung transportation nga dahil nga sa wala akong sasakyan. So everyday nagbabasa ako papunta sa trabaho, kung may bibilhin ako sa palengke, lahat yan nakabasa ko. Depende na lang din kung sinusundo ako ng auntie ko kasi meron silang sasakyan. So, ayun. Pero, sa pagpunta ko sa trabaho, nagbabasa ko. Also, yung mga bilihin, hindi rin naman din mura yung bilihin dito. So, malaki, yes. Malaki yung sahod. Pero, syempre, yung cost of living naman din dito sa Japan is expensive. So, ayun na nga. So, sana na-enjoy yun tong video na to. Please don't forget to share, don't forget to like, and subscribe my channel. Yeah. So, ayun guys. Always remember, spread love, not hate. Bye.